Good day mga tao, for today's video magluluto tayo ng munggo. Yes, you heard it right. So, unang gagawin natin is lalagyan natin ng tubig and yung lumalabas sa taas, yun daw yung kukunin mo. And wait, there's more kasi lalagyan natin yan ng asin and then ibababad muna natin and then may halo pang sayaw-sayaw yan. Takpan, okay? So, habang binababad natin yung munggo, huwag natin patagalin pa dahil maghihiwa na tayo ng bawang. Siyempre, may magic na naman tayo dyan. Basic. And then, huwag natin kalimutan ng sibuyas. O, di ba? Saan ka dyan? And siyempre, maglalagay rin tayo ng luya. Wait, hindi natin pwedeng ganyanin yung luya. So, ginanyan ko yung luya kasi ayaw nila yung... Minsan kasi nakakain nila yung luya. Akala nila, sahog pa. O, di ba? Kaya, kinat ko na lang siya ng pagganan. Paslant. So, lalagyan na naman natin yung water yung ating munggo. And kukunin mo na naman yung pumapaibabaw na munggo. Kasi aswang daw yun. Hindi tao ha. Sabi ko munggo. Okay. So, lalagyan natin siya ng luya. Yan yung sekreto para mabango yung ating munggo. Habang nilalaga natin yung ating munggo, lalagyan mo ng konting luya. So, the next tip is pabubukal na natin siya. And hayaan na lang natin siya. So, excuse me sa stove no. Okay? So, habang nagpapakulo tayo ng munggo, ay gagayatin na naman natin itong ating pork. So, as you can see, nakasupot pa siya kasi galing siya sa ref. Sana all may ref. Sana all mahal. Sana all pinaglaban. Charot! So, again, ikakat mo na naman siya ng pang bite size lang. So, depende rin sa gusto mo. Kung saan ka masaya, sabi nga nila, yun yung gawin mo. Kasi kapag masaya ka, masarap yung niluluto mo, o, diba? Anong connect nun? So, hindi ko yan tinipid kasi alam mo, binibigay ko talaga lahat. Charis! Para kapag maghiwalay kayo, hiwalay kang hindi sa iyo yung pagkukulang. Wala kang pagkukulang, okay? So, dapat tiraan natin yung sarili natin, mga 10%. Pangat kasi yung lahat-lahat na lang binigay mo, tapos at the end of the day, nag-invest ka sa taong yun, tapos iiwan ka lang naman. Diba? So, next natin gagawin is yung mangka na naman or jackfruit. So, ganun yung nagawa ko kapag may green-green pa siya para mas mabilis yung trabaho. Yung peeler na lang gamitin mo. Kasi feeling ka naman, Jairus, peeling perfect yan. Tama naman kasi walang taong perfecto pero ang dami mo pang gusgang tao sa mundo. Buti na lang talaga, wala akong pakialam. Diba? So, pinalitan ko na pala yung aking kutsilyo dyan kasi mas bet ko to. Ito yung gusto kong ginagamit kasi yung isa mapurol. Parang utak ng... Wala, joke lang. Alam mo kasi, kahit lahat-lahat naman gawin mo, kahit anong buti mo, kahit anong bait mo sa tao, may masasabi at masasabi pa rin yan sa'yo. Kaya, ang advice ko sa'yo, kung kaya mong mag-isa, is, isa ka na lang. Kaysa nakikipagtungo ka sa mga taong plastic naman sa'yo o hindi naman loyal sa'yo. Diba? Life is short. Bakit natin ipagpipilitan yung sarili natin sa mga taong ayaw sa atin, diba? So, by the way, habang magluluto tayo ng ulam, is magsasaing na rin pala ako. Ang dami ko na sinabi. Napunta na tayo sa bigas. So, kapag ako nagbulunas, yung tawag dyan, or hinugasan yung bigas, ginagawa ko is yung una, tapos pangalawa, then yung pangatlo, yun yung magsisilbing water. And yung ginagamit ko is kamay. Ay, nakailate siya.
Sana all. So, gagawin natin is, lalagyan natin tayo ng oil and then bawang. Gisa-gisahin lang natin yan. Tapos, lagyan mo na rin yung sibuyas. Bigyan mo na lahat. Siyempre, huwag natin kalimutan yung luya. Ewan ko ba, mas na gusto ko talaga yung luya. Then, lagay na rin natin yung ating pork o yung ating sahog. Halu-haluin. Tapos ako, kapag nagigisa ako, habang nagigisa, lalagyan ko na siya ng asin tsaka mga seasonings. I don't know. Di ko alam kung saan ko naman na yan, pero para may lasa na siya paglagay natin ng ating water. So, hindi ko na rin pala kunuha yung water nung ating munggo. Nilagay ko na rin siya dyan para dadagdagan na lang kapag kulang yung tubig. So, depende na lang sa tansya mo yun. And syempre, lalagyan din pa natin ng niyog yung ating munggo na may langka. And ito na naman yung probinsyana. Hiwa-hiwa na naman tayo ng niyog. Shoutout sa marunong pa nito. Medyo natagalan nga ako dyan kasi ewan ko ba? Ang prol ng aking ginamit na sundang. Kung may mapurol na lapis, may mapurol din na sundang. Pinalitan ko na yung aking sundang at yan na nga yung nangyari. In after nyan, hindi na ako na yung nag-good-good. May nag-volunteer kasi. So, titingnan na natin kung malambot na ba yung ating baboy o yung ating sahog. The moment of truth. So, kapag hindi ka pa satisfied, ilaga mo lang siya. And then, ilagay na rin natin yung ating mangka para maluto na yung ating mangka bago natin ilagay yung ating gata. So, depende lang kasi sa nagluluto yun. Importante naman dun is yung preparation. Sa preparation pa lang, kapag palpak na, wala na. So, ako yata yung nagmana ng pagluluto ng aking mga ninuno. Charot! So, syempre, para mas lasang-lasa talaga yung ating niyog, is pipigain natin siya. Yung utak niyo, ha? Huwag ganyan. Ganyan ang pagbigyan niya sa puso mo nung iniwan ka niya. Ay, sana all. Bakit kasi nagsistay sa taong alam mo namang hindi ikaw yung priority? Yung sakit lang sa ulo, yung nag-invest ka lang sa kanya, tapos wala rin namang mangyayari sa huli. It hurts, di ba? So, kaya bago ka mag-enter sa isang relationship, dapat isipin mo na muna kung sakit ba sa ulo yung taong yun. Kung kaya niya ba yung sarili niya. Kasi kapag hindi niya kaya yung sarili niya, ano yun? Parang nag-aalaga ka lang ng bata, ganun? Tuturuan mo, paaralin mo, paaralin mo kung paano magsulat, ganun? So, by the way, back to the topic tayo, nilagay ko na yung gata. Sobrang dami ko namang idea today. And huwag natin kalimutan yung sili kasi mas masarap yan. And mabango kapag mayroon sili. So, pabukalin mo lang yun. And that's it. Duto na. And it's time for our tikim-tikim time. Parang hindi na to tikim kasi lunch na to eh. So, ayan. Ako habang kumakain. Kain po tayo. Thank you, Lord, for the blessing. And I hope may natutunan kayo sa video ito. And sobrang tagal na ng video to, pero ngayon ko lang siya na-edit kasi ang dami namang ganap sa buhay ko. And minsan, masama rin yung pakiramdam ko. And that's all for today's video. Thank you for watching. Stay safe and God bless.